Hey guys, today is January 19, 2020. Nandito kami ngayon ng kasama ko. Kaming dalawa lang. Ben! Dito kami ngayon dalawa ni Alvin. Magra-ride kami papuntang Tagaytay para silipin kung kumusta na yung Tagaytay 1 week after ng pagsabog ng Mount Taal. So titignan natin kung anong nangyayari ngayon sa Tagaytay City, kung anong meron, kung kumusta ang daan, and update ko kayo kung kumusta yung mga kilalang lugar na pasyalan doon, kung ano ng estado. Tignan ninyo yung mga susunod na video yung ipapakita namin. Sa may Caltex sa Rotonda. So may nakausap kami ngayon dito. So interviewin ko lang. So group leader. Group member ng Naked Wolves Philippines. So nandito sila para mag-distribute ng 1-8 lang para sa mga nasalanta diyan sa ibaba. Ay saan ang balisan po ang ano ninyo? Ang destination niyo. Meron nang kausap yung presidente namin diyan sa Papa. Mm-hmm. Papayagan lang kami na mismo ng gitna. Oh, okay. So mga gas mask. Kasi may mga balita doon na pag iiwan lang daw doon yung pagkain tapos pagbalik nandoon pa rin. Ano paano yun? Sisira lang. Kailangan maganda yun diretso sa tao. So kayo yung magdi-distribute talaga. Oo. So ano sir mga dala niyo ngayon, sir? Meron, may butas, may dilata, tapos mga lumang damit. Okay. Tapos, alam niyo yung particular na lugar, sir, kung saan pupunta? Bali, ang ano namin, baka sigot kami ng Kalaka eh. Kalaka? Baka hindi makapasok ng lemer eh. Ay, bababa kasi parang kasi alam ko nakasarado yun eh. Okay. Anong pangalan niyo ulit, sir? Nagalaga ko sa Facebook. Nagalag sa Facebook, so Naked Wolf? Naked Wolf. Wolves. Okay, sir, hindi kita makamayan. Thank you, sir. Salamat. Pangalamin yung mga nyo. Thank you, sir. Thank you. Okay, may na-interview tayo na mga magandang loob na mga group ng riders and hopefully makarating sa dapat na mapagdalhan yung mga dala nilang donations at saka relief kasi parang ang latest na balita minsan kapag hindi dumadaan yata sa proper process yung pagdadala ng donation, may mga lugar na over yung kanilang nare-receive na donations, may mga lugar naman na talagang hindi nakaka-receive. So hopefully makarating sa tamang group or sa tamang tao na mag-equally distribute para sa lahat ng mga nabiktima ng eruption yung mga donations na dala nila. Nagsisimula ng mag-operate yung mga establishments dito sa Tagaytay City. So ngayon nandito kami sa Chowking and
May kasama sa shop out. Wow! Nanginig kamay ko, pasensya na. So, alamsan muna kami bago kami tuluyang umikot pa sa ibang mga destinations. Okay guys, nandito kami ngayon sa Pink Sister and unfortunately, one week after ng Taal explosion, hindi pa rin sila nakaka-recover o nakakapag-ayos dito. So makikita nyo sa paligid, medyo mabuhangin pa. Actually dito sa background ko, kung makikita nyo yung pine tree mismo, pakita ko lang. Medyo talagang nasira ng ash fall tong mga halaman dito. Ano nangyari dyan, Ben? Hindi ko alam. Dinagay ko lang sa harap niyo. Tapos sobrang kapal. Ayan. Proof na sobrang maalikabok pa rito sa... Talagang sinira na ng ashfall tong paligid ng Pink Sister Chapel. Kasi itong lugar na to is punong-puno ng mga pine trees. Mga halamang namumulaklak. Sa madalit sabi, puro greens ang kulay dito. Pero kung titingnan nyo ngayon, mga pine trees dito naliligo ng ash. So, nawala yung buhay ng kulay ng mga halaman dito. And right now, sarado siya. Actually, kanina doon pa lang sa entrance, may nagwa-warning na sarado rito. Pero, for the purpose of this video, so tumuloy pa rin kami dito sa loob para ipakita sa inyo na talagang ngayon hindi pa open ang Pink Sister after nung nangyaring pagputok ng Mount Taal. Thank you.
kapal, no? Tigas. So, ito ay proof lang. Kapag ang mga abo sa bahay nyo eh tumigas, gawa ng labasa ng konti at natuyo, talagang magiging simento siya. So, makakasira talaga ng bubong to. So, paano kayo nakaabutan ng tulong dito? Yung mga ano po, non-government, ano, kaan naman po sila babahay-bahay. So, ngayon, ang problema dito, tubig. Tapos, paano, bumbero? May mga akyat na bum... Kahapon po meron eh, kaso naupusan po kami, sabi babalik daw po. Eh, paano pag walang bumalik? Wala po, wala pong tubig. Paano pagkain nyo? Yung ano po, mga galing po sa rilip na mineral, yun po yung pinagsasain namin. Mayroon pala rito, ano? Kailan pa kayo nawala ng tubig simula nung pumutok? Isang linggo na po ngayon. Ah, talaga? Isang linggo na rin po kami walang dito. Okay lang, mahangin naman eh. Di naman naamoy, singaw agad. Post natin to para may pakalat yung ano awareness tungkol sa tubig. Okay, salamat. Sa ganyan, pang survive na. Opo. Tubig. So, yun, mga kaibigan, tubig ang number one na problema dito. Yun nga pong ano, last na ginamit po namin pang ligpet, pang laba, inipo na po namin pang buhos po ng CR. Para hindi sayang, magamit pa rin. Kahit pang buhos lang po ng CR, problema po, wala na pong gagamitin. Okay. Entrance sa papuntang People's Park in the Sky, doon sa likod. So, sa ngayon, sarado pa rin siya, hindi pa rin siya open sa public. May mga manakanakang nanggagaling doon, malamang mga lokal dito yon. Pero yung mga tao na nandito lang para dumayo, para sumilip, medyo may restriction. So,
So, sa madalit sabi, hindi kami nakapasok sa loob ng People's Park in the Sky. Sarado pa rin siya hanggang ngayon. So, doon sa mga nagbabalak, negative pa siya today. May barikada doon sa likod. Pero it turns out na kaya may barikada is para hindi makapasok yung mga sasakyan. I mean, may nakakapasok na sasakyan pero limited. Ngayon, sinubukan naming pumasok sa loob. So may mga ilang tao rito na naglalakad paakyat papuntang People's Park. So tingnan natin kung kumusta yung itsura ng People's Park 1 week after nung pagsabog ng Mount Taal. Nandito tayo ngayon sa may parking area ng People's Park in the Sky. So normally, kapag napupunta kami rito, maraming tao, maraming sasakyan, maraming vendor na tatabi sa'yo para mag-offer ng mga produkto nila. Pero ngayon, parang ghost town dito. Walang masyadong tao. As in, ilang piraso lang ang tao nandito ngayon. Ilan lang kami mga naglakas loob na dumiretso. So papakita ko lang yung paligid. As in, walang laman. So, hindi pa rin talaga open for public ang People's Park in the Sky. As of now, ha? So, balikan na lang natin sa mga susunod na araw.